Y un espiritualité mismo. So, pag sinasabing there is no blade of grass that grows without having spiritual life force telling it to grow. what does really mean? Ano talaga ibig sabihin nun? There is no blade of grass. Sabi, lahat ng blade of grass that grows, lahat ng living things may spirit, may life spirit, ano, life spirit, life force. Yung blade of grass yan, it does not merely say grass. Grass lang. No, hindi. Lahat ng halaman, lahat ng... Lahat ng may buhay. May buhay, di ba? Buhay. Lahat ng lumalaki, lahat ng nag-grow. Lahat ng nag-grow. Tao, halaman. Hayop, isda, ibon. Ibon, diba? Lahat. Lahat from na eggs to ano. Lahat ng pinapanganak. Oo, lahat ng pinapanganak. No? Oo. Lahat ng... Sino, lamok. Kahit na metamorphosis. Oo. No? Oo. Kahit metamorphosis. Spiritual life force. Din. Nag-grow into something eh. Oo. So... yung every entity pag sinabi entity, ano yung entity? lahat ng created beings, lahat ng created animate and inanimate, sabi mo. Kasi entity rin yung mga bato, di ba? Entity rin yun. Oh, di ba? Lahat ng created beings. Lahat, no? Lahat ng entity yung tawag. Pati mga planets. Pag sinabing ang isang entity cannot be together at the same time. Paano cannot be together? Ha? Ay, sabihin nun. Ang dalawang entity? Oo. Cannot be together at the same time. Same time. Ha? Tingnan mo, anong nangyayari sa atin? Itong katawan na to. Bakit separado? Cannot be together at the same time. Nakuha niyo ba yun? Mahirap ba intindihin yun? Ibig sabihin, ikaw at ako, kailanman hindi pwedeng magkasama at the same magkasama. Time. At the same time. Oh. Eh paano naman yung pinanganak nagkadikit? Oh, yung mga Siamese twin. Oh, nakadikit Siamese. Oh, special abnormal case. Yun. Abnormal nga yun, di ba? Abnormal. Accidental yun sa human creation. Abnormal. Abnormality ang tawag. Kasi ang normal separated. Oh, di ba? Ang entity. Oh, magkaiba ng buhay, magkaiba ng personality. Huwag mo sabihin yung mga lupa na yan, magkasama sila. Hindi, okay. Iba nga separated yan. Separated pa rin yan. Bawat butin yan, iwaiwala yan. Gaya na nga yung buhangin, naki, iba-iba eh. Oh, pag minagni pa yung buhangin, iba-iba yun. Hindi isa yan. Hindi. Hindi sila magkasama, hindi. Iwaiwala. Magkakaiba yun. Kailanman tayo, hindi. Except sa tao, hayop, pag nagsiping, yun lang.
Tsaka pero yung, ganun pa man, maghiwalay pa rin yun. Yan, yung simento na yan. Ha? Yan, simento. Oh. Bato. Bakal. Kakala mo magkadikit yan. Tama, dinikit tama. Dinikit mo lang. Oo, oh, dinikit. Pero hindi pa rin sila mo magkaisang sabay na oh, patong-patong lang. Tina, nagkapatong-patong lang sila. Nagdikit na simento. So, cannot be together at the same time. In one space. Oh, paglabas mo, isa ka lang naman eh. Mm-hmm. Oh, wala ka namang kasama eh. Mm-hmm. Kahit nga kambal eh. Kambal, hindi naman oh, sabay lumalang. May nauuna eh. May nauuna. Di ba? Kaya so, nga, every blade eh. Every blade. Every of blade grass. Of grass. So, yeah. Hindi pwedeng ano. Walang grass na oh, kambal. Hindi pwedeng, kunyari, yung grass, ginawang sampu. Sampu silang magkadikit. Oo, oh, wala, walang gano'n. Walang gano'n. Iwahiwalay lahat yun. Iwahiwalay talaga. Pati dahon, iwahiwalay yun. Oo, oh, tigitigisan ng angel yun. Ng ano oh, yun? Oo, ito mo. Ng spirit force. Wala. Huwag mo sabihin tubig, gano'n din. Oo, oh, iwahiwalay din sila ng iwahiwalay molecules, din. Ano? At titi mo lang, akala mo, sama-sama. Yung H2O, ano? Hindi. Iwahiwalay din. Oo, nga, ano? Same. Fire, the same thing. Lahat ng entity. Hangin, ganun din. Hangin, ganun din. Akala mo, third, isa. Wind, fire. Hindi. Oh, pati hangin, ano. Separated, they cannot be together at the same time. Pati mga angels. Lahat sila, kita mo. Wahiwalay din sila. Wahiwalay oh, din sila. Separated din sila. Parang ano rin sila eh, sa taas, parang meron din species, no? Oh, sa taas. Pero walang species, kasi species dito lang sa baba eh. Pero, equivalent na rin sa species yung nasa taas. Mga angel. Di ba? Pwede kayo magtanong. Hindi naman kayo nakakita. Every entity in this world has physical matter and spiritual life force. So, ayan, no? Sinabi. The two cannot be separated from the other. The matter cannot exist without life force. Pag may matter, may life force. O ano yung life force na? Spiritual yun. Spiritual. Basta life mismo, may buhay, spiritual yun. Spirit yun. Question ako eh. Diba pag sinabing spirit, may energy. Yes. May, sabi mo, may force eh. May force, sabihin, may energy. Yung spiritual, spirit is a theological term. Oh, scientific pag term na. Pag nilagay mo ng life force, scientific na. Scientific. Or life energy. Life energy. Energy giving, siya. Ano. Pag ginawa mo ng spiritual, ano na siya, theological na theological siya. Theological term. Oh, theological. Kailangan mayroong theological term eh. Oo nga. So yung energy na yon ang nagpapalaki. Kasi para bang lumalabas na walang religiosity kung wala nung word na yun. Pag ginawa mo solar energy. Eh, kailangan mayroong religiosity. Kailangan maging religious ka. Oo. O, paano mo religious kung hindi mo wala mo nagamit ng spirit. Nagamit mo life force. Eh, hindi ka religious. Di ba? Ano, another question, Aki. So, ano siya? Interchangeable siya. Yung energy, pwede mong gamitin spirit. Yeah, pwede. Yung spirit, pwede mong gamitin energy. Kung alam mo. Kung alam, kailangan alam mo. Pag hindi mo alam, huwag mong pakialaman, di ba? Kung hindi mo alam, explain yung dalawang yon na interchangeable sila. Kung mong gamitin. Oo, pwede mong gamitin kung alam mo. Halimbawa, solar kung, energy. Oh, yun. Solar spirit din yun. Ha? Oo. Siyempre, energy yun eh. So may spirit life force ang araw. Yes. Of course, lahat. Oh. Lahat ng matter merong spiritual life force. Kahit solar energy meron. Oh. Lahat meron. So, involve bang spirit? Involve bang spirit sa kanya? Ah, siyempre. May spirit ang araw eh, no? Oh. Pero galing kay Hashem lahat 'yan. Okay? Oo nga po. Hindi sa spirit. Hindi sa spirit. Oh, hindi sa spirit. Ang spear at saka stars, yung dalawang yun, yun ang nagpapagalaw. Sila ang binigyan ng authority.
Magpagalaw. Oh, pero hindi galing sa kanila 'yon. Hindi. Kwan din sila. Eh, sila hindi medium. Na kailangan magtanong. Masem. Ano, pagagalawin ko ba 'to? Hindi na automatic na sila. Automatic na. Yun. Basta naka-assign na sila. Alam na 'yon. In-assign na 'yon. Oo, oh, naka-assign na. Without interruption. Walang putol 'yon. Tuloy-tuloy 'yon. Kaya pala akay doon sa Akeda, diba? Doon sa una. And the angel said, the angel spoke to Abraham and said. Tapos doon sa isang verse naman, and Hashem spoke to Abraham and said. Ibig sabihin, yung nagsasalita, yung angel, yung nagsasalita doon sa kanya si Hashem. Hindi. Yung angel, iba yun? Doon sa pagpasok, Hashem said, nag-intervene siya. Nakialam siya. Eh, wala namang... Merong divine intervention yun. Wala namang boses si Hashem eh. Wala nga. Ang tawag doon, so, divine intervention. Idea rin. Oh, yeah, idea rin. Kagaya ng angel, idea rin. Wala namang boses ang angel. Kumbaga, yung nature, may nature, di ba? Yung nature, binali niya yun. Oo, yung natural. Oh. Yung natural na... yung kasi ang knowledge defies, 'di ba? It defies. Kinukumbat niya, sinisira niya para lang makapasok siya. Sa limitasyon. 'Di ba? 'Yon, kailangan siyang pumasok eh, kailangan siyang makialam eh. Kay Abraham. Because delikado itong part na 'to dahil father of the nation ito eh. Oo. Oh. Baka hindi maintindihan itong mga angels na ito na atasan. So, direkta si Hashem doon si kay Hashem, no? Kay Abraham. Direkta in a way na hindi siya mismo yun. No? Pero hindi direkta. Hindi. Direct, indirect. Direct, pero indirect. Hindi dumaan sa mga angels, mga stars, and spirits. Siya mismo. Diba? Eh, ibang salita yun. Yung sinabi niya ron. Hindi as it is na binabasa natin. Yung sinabi niya, Abraham, di ba? Sino nagsabi nun? Do not harm the lad. Angel yun, di ba? Angel ba yun? Ano yung sinabi niya Sam doon? Now I know. Ayun, doon siya. Hindi angel yun. Ah, hindi, angel pa rin yun. Di ba? Ano the angel of Hashem, sabi. The angel of Hashem. Oh, so indirect pa rin. Indirect. So yung spiritual at saka physical, hindi pwedeng maghiwalay. So, pwede mong tawagin na spiritual din yung physical. Yung physical life, pwede mong tawagin spiritual life din. Spirituality. Spirituality. Pero spiritual, iba. Hindi pwedeng magpareho. Yung spiritual at saka physical. Magkaiba yon. Magkaiba. Ibang entity. Yung entity rin yung spiritual. Nakasakay lang siya sa physical. Diba? Pero yung physical life, spirituality 'yon. Spirituality, yung mismong life, mismong buhay natin. Kasi yung spirituality, yung spirituality. Kaya tinawag na spirituality kasi araw-araw gumagawa siya ng mitzvot. Yung kakain siya, matutulog siya, for the sake of Torah. Dalabas siya, maniligo. Kaya lang ang mahirap, hindi kayang utusan ng spiritual. Ang laman, ang physical. Oo, kasi nasusunod lagi yung physical eh. Yung free will, di ba, sabi mo. Yes. Ano ba ang free will? Ano ba ang will? Will. What is will? Will. Ano man yung desisyon na ng puso't isip mo, na gagawin mo, yun ang will mo. So in other words,
na-desire mo na. Oo. Nauna, ano mo na. Winil mo na. Pinag-isipan mo na. Oh, tapos na. Tapos na yung will doon. Parang yung aki yung last will and testament. Yung pamamana mo ng, di ba, sa mga magulang mamamatay. Winil ko na yan. Oh, itong aking last will and testament. Oh, itong aking 10 hektaryan lupa, pamamana ko kay... Winil ko na yun. Oo. Sabi, tapos na. Oo, na-desisyon niya na yun. So, yung will galing mismo sa... Sa puso't isip ng puso't tao. Puso't isip mo, knowledge, no? Yung knowledge mo, na God doon galing. Oo. Pero pag nag-execute ka na... Oo, yun ang will. Na-desire mo na, disposition mo na... Oo, tapos na. May decision tapos na. Galing na sa will ko yun. So, ang will at saka knowledge, iisa. Magkasama siya. Iisa lang. Iisa lang. E alam, pag sinabing knowledge, hinimay mo. Oh. Iniwalay mo sa will. Oo, oh, iniwalay mo. Pero pag sinabi mong will, knowledge yun. Sinabi mong knowledge, will yun. Iisa lang. Oo, nga. E alam tayo, subjective, problema natin eh. Oo, nga. Palagi tayong hiwalay eh. Kasi nakakabit yung will sa knowledge eh. Nakakabit eh. Iisa lang siya eh. Kung sinabing will, knowledge. So, yun ang yun ang nepesh. Nepesh yun. Will and knowledge. Nepesh, nepesh. Ganon din ang ruwak. Ganon din ang nishama. Will and knowledge din yun. Ah, talaga. Yes. Will and knowledge. So, hindi pwedeng ibahin ng thought doon sa nepesh. Ruwak, nishama. Kasi yung mga yon, ang tawag doon, ano eh, spiritual expression o level of spirituality. Ang nepes, ruwak, and nishama. Level of spirituality. Ng spirituality. Hmm. So kung ang level ng spirituality mo ay Jesus Christ, okay? So, hanggang doon ka lang. Ano yun? Nepesh lang yun. May knowledge din yun. Meron pa rin will and knowledge doon. Meron pa rin. Pero ang level ng spirituality mo... Mababa. Oo. Sobra pa sa upuan. Sabihin, mas mababa pa sa upuan. Okay, so... Kailangan maintindihan yun. Kaya, ngayon, kung gusto mong Jesus Christ ka lang, mababa pa sa upuan, okay lang. Mm. Bakit? Meron pa rin level yun eh. Oo. O, meron pa rin level yun. Mas mataas ka pa sa ground. O, at least mataas ka sa ground. Oo. O, diba? Mataas ka sa hayop. Mataas, siyempre. Eh, hayop, wala naman Jesus Christ eh. Wala. Hindi. Hindi. Tsaka, wala silang upuan. Oo. Diba? Wala, wala. Wala eh. At least tayo meron. Mm-hmm. Oh. So, ang spirituality ay level. So, pinakamababa na yon yung mga idolater, yung mga Buddhist, yung mga Hare Krishna, puro lahat, sila... Pare-pareho sila eh. Oo, puro sila idolater. Jesus Christ, Buddha Krishna, Krishna, Muslim, Muhammad, Muhammadan. Pare-pareho yan. Oo. Isa lang sila. Isa lang. May will and knowledge din. Meron din. Lahat nga yun. Meron will and knowledge. Kaya lang, ang level. Hmm. Meron lahat. Merong lahat. Will and knowledge. Meron. Oo, oh, will nila yun. Nepes, ruwak, nishama. Meron lahat. Kaya lang, ang problema ay yung level. Hmm. Pagdating sa level, level of understanding na. Papasok na. O kasi doon tayo galing. Oo. Kailangan maintindihan mo na yung ginagawa mo. Hindi porke narinig mo na, intindihan mo na. Hindi. Hindi pwede. Tao na nari, hindi pwede. Tao na talaga. Kayo nga, ilang taon na. Oh, diba? Kailan lang namin naintindihan yung idolater? Obadiya nga, walang tigil yun, diba? Oh, diba? 18 hours. Hanggang sa mamatay. Namatay nga yun, nag-aaral eh. Oh, diba? Nag-aaral, namatay. So, hanggang sa maputulan ka ng hininga. Oo, oh, diba? Yan ang sabi ng Talmud, Torah.
hanggang sa maputulan ka ng hininga, huwag kang titigil. Pag-aral. Pag-aral nitong spirituality, no? Kaya iniingatan nitong ano eh, physicality natin. Iingatan natin. Huwag nating pabayaan na maging kung saan-saan lang siya, kung ano-ano man ang pinagagawa, di ba? Puro physical lang ginagawa mo. Sobra sa physical, ganun din. Pag sobra ka sa physical, di ba? Para kang kumain ng kumain, hindi naman nabubusog, di ba? Ganun yun eh. So, ganun ang physical. Pero yung sa spiritual, pwede bang i-apply ang kumain ka ng kumain, hindi ka naman nabubusog? Sa Torah? Nabubusog ka siyempre. Sa spiritual. Sa spiritual. Oh. Kumain ka ng kumain ha, hindi ka naman nabubusog. Hindi. Naano ka eh, nasisiyahan ka eh. Ha? Diba sabi nga, you shall eat and be satisfied eh. Diba sabi? Pati spiritual diba? Yon. Oo. So, ano sa palagay mo? Masama rin? Ang alin? Ang sobra? Si spiritual? Oo. Hindi. Bakit? Eh, wala namang matter yan eh. Hindi lang yan. Walang sobra doon. Walang tiyan. Wala ka naman spiritual na tiyan eh. Walang sobra doon. Hindi, kahit sa isipan, wala rin. Hindi nga natin kayang punuin to eh. Hindi, sabi nila, ayoko yan. Hindi ko kayan. Maluloko lang ako dyan. Yun nga, di ba? Bakit gano'n? Sabi nga nung kasama natin, di ba? Kung maluloko siya dyan, lahat ng Jewish people, loko-loko na. Di saan, loko-loko na sana si Abraham. Di ba? 170. Gago talaga. Si Noah, 500 years, 600 years. Talaga mga karan ng Torah. Di mo, ano nangyari sa batasan? Doon sa Sodom. Grabe. Gusto raw nila ng pagbabago. Ano nilagay nila? Luma. Sabi mo, ang sasama ng record, di ba? Sabi, wala namang matalino sa Pilipinas. Binalik na naman nila si yung dati. Wala kasi silang spirituality. Oo, ang nakakalungkot ng bayan natin. No? Nakababaw ang spirituality na nila. No? Mas mataas ang kanilang physicality kaysa sa spirituality. Ang tataas ng hayrit nila eh, physicality. Takipan sila, takipan. Kaya, kita mo, kung ano-ano pinagagawa ng kagunggungan ng mga pinagagawa nila. Nakakaya yung mga foreign dignitaries. Nakakaya, okay. Nakakaya daw. Talagang pinakikita nila kung gaano kabulok ang Pilipinas. Nakakaya talaga. Yung nga daw mga rabay sa ano, Aki, sa Binibirak ba yun? Nag-aaral ng Torah, hindi nila alam kung sino ang Prime Minister. Wala silang pakialam. Wala talaga silang pakialam. Prime Minister. Wala. Kasi, mag-aaral kami ng Torah ng kasi Prime Minister. Kasi ang state, ang Prime Minister, hindi rin nakikialam. Oo. Hindi nakikialam. Alam niya eh. Pero may pondo, ang maganda ron. Pinupondohan ng Israel ang mga sinagog. O siyempre. Ay, dito wala, Aki. Kasi ang gobyerno nila, puro Torah yan eh. Oh. Lahat, pati mga dignitaries, mga matataas ang rango, sa official, sa government. Pa sila, di ba? Lahat, dating ano yan eh, ng observant yan dati, kaya lang naging government official. Official lang, oo. Puro observant ng Shabbat, ganyan, kaya... Eh, bar mitzvah, eh, Jew, eh. Hindi ka pwedeng di dumaan sa bar mitzvah. Bar mitzvah lahat. Kaya lahat, kaya alam nila. Suportado talaga. Eh, hindi naman pwedeng walang makialam sa government. Kailangan may government. Siyempre. Diba? Kaya, suportado. Eh, maganda. Yeah. Lahat ng mga budget, diba? Mga rabbis, diba? Kailangan pondo, financing. Sana may department talaga. Of religion ba yun? Parang Department of Education, tapos may Department of Religion.
lahat. Na si Pardik, o itong chief rabbi sa si Pardik. O yes, pagdating sa Askenas, itong chief rabbi sa Askenas. Askenas, buong mundo. May financing yun. O, may budget yun. Kaya maganda. Kaya ako yung $200 ko, bali wala lang yan, pero okay, accepted. Kasi may pondo eh. Oo, may pondo. Oh, basta kaya lang yung sa akin, nagbibigay. Parang sidaka na lang yun. Oo, nagbibigay ka. Yeah, para sa akin lang. Okay lang. So, yan. The two cannot be separated, the spiritual and the physical. And physical. From the other, the matter cannot exist without life force, spiritual life force. Nor can the life force be discerned by human eyes. So yung spiritual life force na yan, hindi nakikita ng human eye. Saan mo siya makikita? Paano mo siya makikita? Eh, hindi mo naman nakikita ng mata. So paano mo siya makikita? Sa intellectual perception. Hindi. Actually, sa galaw. Galaw mo. Ikaw mismo, sarili mo, tingnan mo pag gumalaw ka. Sa galaw ng tao. Oo, galaw ng tao. Spiritual life force yun. Kaya ka gumalaw. Hindi porke naisipan mo, uy, kailangan mo gawin yan. Kailangan mo, hindi. Spiritual life force yun. At yung nag-usapan natin, yung galaw. Gumalaw ka eh. Spiritual life force yun. Hindi lang physical movement yun. Yung gagawin mo, iba pa yung galaw doon sa gagawin mo. Di ba? May gagawin ka. Gusto mo gawin yun. No? Sige, gawin mo. Pero yung paggalaw mo mismo, pagkilos mo, spiritual life force yun. Spiritual life force yun. Hindi yung physical. Hindi. Ang nag-execute, physical. Kasi wala namang kakayanan yung physical gumalaw eh. Wala. Pag umalis na yung spiritual life force, patay na tayo. Patay na siya, di ba? Gulay na siya. Gulay? Para siyang ano, golem. Patay. So, ako yung golem. Walang buhay. Paano yung golem? May spiritual life force siya na nagpapagalaw sa kanya. Golem? Golem? Oh, gumagalaw siya eh. Oo. Siyempre. Pero, ibang creation yun kasi hanggang ngayon, buhay pa siya eh. Binomba na siya doon sa simbahan na yun. Binomba yun eh. Kung saan siya naroon, yung sinagog. Wasak-wasak na yung sinagog, bro. Siya buhay pa. Buhay pa. Hindi siya nagalaw. Grabe. Eternal yung ano na yun, pagkagawa nun. Eternal. Hanggang ngayon. Grabe. Si Golem. So, yung life force na yan, life force. Yung life force na yan, knowledge din yan eh. Knowledge. Knowledge. Yung life force. It appreciates, na-appreciates niya that there are bodies whose matter is combination of four fundamental elements. Oh. There are bodies whose matter is a combination of four fundamental elements. Ano yon? Ano yung tinutukoy doon? Diba it appreciates ang knowledge ha? Ang spiritual life force appreciates that there are bodies. Anong bodies na ito? Whose matter is a combination of four fundamental elements. Ano yung tinutukoy dyan? Physical bodies. Kulang. Kasi pag sinabi mo physical bodies, bodies lang ang tinutukoy mo. Eh, ang tinutukoy nitong combination of four fundamental elements, ang tinutukoy nito ay physical world. Physical world. Buong universe is a combination of four fundamental
elements. That is the physical world. Now, bodies naman whose matter is simple, simple lang, and contains only one type of matter. Isa lang. Ang physical world is four. Di ba? Mm-hmm. Pero itong body na ito, isa lang ang kanyang element. Matter. Element. Ano ito? Kasi apat yan, di ba? Four fundamentals. Fire, wind, water, and earth. Eh, ito, isa lang. Anong tinutukoy nitong body na ito? Na iisa lang ang kanyang matter, element. Iisa lang. Stars and planets. Ano yung element niya? Fire, di ba sabi mo? Fire, yes. Wala yung wind, wala yung earth. Si wala nang hangin doon eh. Walang water, o nga di ba? Walang water, walang air. So, fire lang ang nandun. So, fire lang ang dala-dala niya. So, question natin. Ibig sabihin, lahat ng planets except Earth, puro fire. Lahat ng planet. Mars. Yes. Di mo kailangan magpadala ng ano doon, ng yung spaceship para, meron ba ano dyan sa Mars? Baka meron dyan halaman, baka may tubig. Bola. Kasi alam na ng Talmuds na apoy lang sila. Puro sunog. Eh, walang buhay. Diba, nagpadala pa sila ng ano doon, satellite? Oo. Sa Mars. Pinipilit nila magkaroon ng buhay eh. Nanguhula lang sila. Nanguhula sila na baka sakali may buhay. Grabe, no? Nakita nga nila eh. Pinakita na nga nila eh. Mismo. May planeta. Hindi ko lang pangalan. Tubig lang. May tubig. Tubig lang. Pero pag sinabing tubig, may lupa. Oo, siba. Pero wala pa rin hangin. Wala pa rin fire. Tubig lang. Kasi hindi naman pwedeng mag-exist ng tubig without earth. Without earth, tama. Pero yung earth na yun, nasa ilalim lang. Wala sa ibabaw. Walang island, ganun. Walang land. Walang nakalitaw na wala. Land sa ano. Wala. Pero walang isda. Walang life. Oh, nakita na nila? Walang life, oh. Pero hindi Mars yun, hindi? Hindi. Nakalimutan ko ng pangalan. Iba, ibang planeta. Pero hindi kasama sa ano? Solar system. Sa solar system. Hindi. Kaya pwedeng mawala yun. Anytime. Hindi siya kasama sa sistema. Ng solar system. Solar system. Diba? Hindi. So, itong body na ito, is called sphere and stars. So, natandaan ko nung maliit, nung grade school ako eh. High school pala. Ang project namin, pinagawa kami ng ano? Solar system. Oh, science. Ginawa mo yan? Hindi. Hindi mo nagawa yan. Drawing lang, drawing. Pinagawa sa amin. May talaga mga bola na kaganon. Oo. Yung bilog-bilog. Ano yung group project? Tapos, siguro? Group? Hindi. Kanya-kanya. Solo-solo? Bakit estudyante isa? Ang hirap. Grabe. Alambre. Paikot lahat. Paikot. Paikotan lahat. Sige. Palaki ng palaki, oh. Nagawa ko yun. Nagawa mo yun? Naisubmit ko yun. Yung nine planets? Pati sun, moon, lahat. Talaga? Anong grade mo? 90? Ah, mataas. Mataas ako nun. Science yun eh. Science. Pagdaan ko, napasahan ko yun. I mean, drawing lang ah. So, stars and spheres yung sinasabi natin. Na isa lang ang matter niya. Fire lang. Ngayon, yun namang walang matter. Angel, sabi mo. Yung walang matter, angels. Paano nag-i-exist? Eh, any entity cannot exist without matter. Kailangan may matter. Ito walang matter, pero nag-i-exist. Ha?
Walang fire, no? Walang fire, walang water. Matter, eh. Pero nag-i-exist. An entity cannot exist without matter. So ito, walang matter, pero it exists. Na? Grabe, no? Grabe, no? Parang ito, kapareho niya Shem, kaya lang iba. Oh, kasi yung existence nila, existence itong mga angels ay created pa rin eh. Oo nga, di ba? Kin-create pa rin siya eh. Pero kin-create siya sila na walang matter. Oo. Para mang nang sa ganun maging kapareho ni Hashem. Hashem. Pero ganun pa man hindi pwedeng magkapareho. Mm-hmm. Eh, di magkakaroon ng dalawang God. Dadami ang God. Dadami ang God. Sampung na. Pag sinabi sampung level pareho, na ng God yun. Hindi. Level pa rin eh. Level pa rin. Level. Ang ibig kasi ng level. Authority? Hindi. Sa Hebrew, Elul Ele. Elul Ele. Ele. Elul Ele. Ang level. Yung spiritual level. Okay. Yung mga angels na yon, spiritual levels yon. So, spirit pa rin sila. Wala nga lang matter. Oo, oh, walang matter. Yung kind of... Kasi mataas na sila sa spirit eh. Pero may energy sila. Yeah, meron. Spirit sila eh. Oo. Oh, iisa lang ang meron doon. Oo, oh, pag in-equate mo sila sa scientific, energy. Yes, forces. Pero isa lang yon, kasi sampu sila, di ba? Oo. Oh. Isa lang ang meron doon, life energy, kayot. Ah, kayot lang? Kayot lang. Siya ang nagbibigay, bro. Sa baba? Sa pababa ng pababa yun. Ah, siya lang may authority siya magbigay. Siya lang magbibigay. Ah, tumatanggap lang itong siyam sa kanya. Oo, ng life force. Oh, kasi siya yung parang pinaka ano doon sa taas, yung oh, general. Pinakamataas na yun. Oh, pinaka-treasurer ng ano, energy. Ang tawag sa kanya, ano siya eh? Announcer. Announcer. Parang si Arnold Cabio. Cabio. Parang broadcaster, gano'n? Broadcaster. Ay, sabi niya, no, huwag ka dito dumadya dyan, dumadya dyan. Pumunta kayo sa Israel. Puntaan si Abraham. Ganyan, siya taga-utos. Ang unang tatanggap nun, opanin. Oo. Opanin. I-announce naman niya sa baba. Sa, ano, sa... Ang topic natin ngayon, Gilgulim. Yun. Ano tayo ngayon, Gilgulim tayo. Yung una muna, yung mga, ano, highest ranking na Gilgulim. Mga ano, tribe of Ruben. Makikinig naman yung ano, yung susunod. Yung ano na yun, sumunod. Erelim. 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 Yes sir, yes sir. Magkaano sila? Pababa na pababa yun. Hanggang sa isim. Ano daw? Highest ano daw? Ruben daw, Ruben tribe. Tapos sa baba, Erelim naman. Yung nasa baba, makikinig yun eh. Ano balita dyan? Ano daw? Ganun yung mga hanggang sa isim. Ano sinabi niya, Sam? Pero tayo, ganun din. Nakikinig lang tayo. Nakaantay lang tayo ng mensahe. Yung mga kapareho natin na nag-aaral, at least binigyan tayo ng understanding. Potential. To know more. Kasi, binuksan na tayo. Okay, Baruch Hashem.